So guys, ito pakilala ko muna sa inyo si Kuya Russell, ayan, at si Kuya Jeff. So dito guys, napansin ko kasi dito, meron silang mga fishnet na nakalatag dito. So bali kay Russell dito, ano po ba yung ginagawa natin dito? Napipili po ng mga isda, ng mga pagbenta. Ah, okay. So bali dito guys, yung mga naandito sa planggana na to, ang ginagawa nila, kumbaga parang sinusort yung by klase, kung anong klase, kung halimbawa yellow danyo, may pink danyo, hinihiwalay nila yung kada per kulay, per variety. Yan, siniseparate nila, pati sinasizing na rin dito guys, na kung saan, kapag naayos na nila yan, ayun yung magiging pang-out nila. Tama ba kuya? Okay. Ayun, so kung mapapansin nyo dito, ayan, busy-busy sila kuya Jeff dito, ayan no. Kuya Jeff, baka may gusto mo ng shoutout, batiin. Ayan si kuya Jeff. So ayan guys, ayan no, marami ng mga iba't ibang klase. Kalimitan dito, ang mga nakita natin is may mga tiger barb, may danyo na may ibang kulay. Ayan, may mga plati, ito ba yung mga naandun? May mga sword tail, ayan o. So marami pa rin dito guys. Tapos libo tayo dito. Ito pa yung mga iba. Ayan o. May mga green danyo pa sila dito guys, ayan o. Grabe, ganda talaga ng size. Tapos ito, may mixed color sila dito. May yellow, may pink, iba-iba. Tapos yung naandito naman ay breeder size ng mga sword tail. Tapos ayan, mapapansin nyo guys, meron sila ditong hornwort, mga plants. Tapos isa pang napansin natin dito guys, yung mismong mga concrete pandila is na, meron tong mga ano, nakalatag na mga net sa ibabaw. Kuya, para saan ba talaga yung net na nilalagay natin dito sa farm? Para hindi kasi nung magkasig siya, para hindi kasi nung direct ang sunlight yung init. Hindi okay. Agad siya maglulumot. Hindi rin gaano maglulumot, no? Tapos bukod doon yung mga predator, no? Predator, predator, mga ibon. Mga ibon, no? Iniiwasan na baka pagising sa umaga, ubos na yung mga ibang isda. Tsaka yun nga, dahil nakita niya naman, wala talagang bubong. So, yun yung nagiging pang-block doon sa direct sunlight para at least hindi ganun talaga maglumot. Kung maglumot man, pero hindi ganun ka, ano? At dito naman, guys, yung concrete panda to, nandito yung mga breeder size nila ng mga Oscar na kung saan. Meron tayong mga nakita na longpin Oscar, albino, tapos yung mga tiger Oscar. Grabe, ang lalaki nito guys. Ayan o. First time ko lang makabisita sa farm na nakakita ako ng may mga Oscar na nagbe-breed. Pero this time wala pa kayong mga pang-out nito, no kuya? No? Wala pa. Pero ayun guys, oh, tingnan nyo naman. Breeder lang namin. Ang lalaki nito, sobra sa ano. Lampas sa isang palad to guys. Nagpupumigla. No, tingnan nyo guys kung gaano kalalaki niyan. Grabe, ang lalaki. Siguro kung susumahin natin to guys, hindi kakayanin sa isang dangkal na ito. Ayan o. Ayan o, tingnan nyo. So, ito yung mga breeder nila dito. So, soon, makapag-update natin na susunod, makapag-breed na sila niya mga yan. By summer. By summer. Season nila. Oo, yan ang lalaki. So guys, dito naman tayo sa tang na to. Meron tayo nakita dito ang albino na auratus. So first time lang din natin maka-spot ng mga ganitong cichlids na albino na auratus. Ayan o. Sobrang dami na ito guys. Talagang mag-i-enjoy kayo. Tapos dito meron pang ibang cichlids. Anong cichlids yung naandito kaya? Blue canine. Blue canine. Ayan o. Tingnan natin dito guys. Kita nyo guys. Ayan, grabe. Ito yung mga sample guys, ayun eh. Ang dami niya, no? Ayan, pakikita ko sa inyo guys sa video kung gano'ng kagaganda yung mga kulay at yung mga size ng mga naan dyan. Kuya, yung sukat ng concrete pan dyan dito, mga nasa anong around na sukat to? Yung lagay namin ng mga breeder, nasa ang sukat niya, 1.5 meters by 3 meters. Okay, yun ang sukat. Tapos yung mga, ito lang, yung mga naan dito, yun yung ano? Mga breeder. Mga breeder. Tapos meron kasi sila guys na pupuntahan natin doon maya-maya, yung pinakamahabang pandila. Sobrang dami ng mga isda doon. So guys, check naman natin yung mga isda na naandyan sa may kabila. So, libutin natin. So, marami tayong mga ibang farm na nabisita. Pero, itong farm na to guys, masasabi ko na unique din para sa akin. Kasi more on ano sila, more on concrete pond. Kita nyo naman yung pagkaka-organize ng mga concrete pond nila. Tapos meron pa dito. Ito sinasabi ko sa inyo na isang mahaba na pan, pero ayun o, ilang concrete pan dyan, tingnan nyo. Mula dito guys, hanggang dun sa dulo, tingnan nyo kung gaano kahaba yan.
Tapos yung mga fry ng mga danyo nila. So ito mix na to eh. May mga plati, yung mga tiger barb, danyo, ayan oh. Tingnan nyo naman guys kung gaano karami. Tapos imagine nyo na ganito kahaba siya mula dito hanggang dun sa dulo. Kaya Jay, mga more or less yung laman ng tank na to, concrete pan na to, mga nasa ilan? Diwala man siya ng 20,000. 20,000 more or less ano? Kasi kung mapapansin nyo guys, ayan oh. Tingnan nyo naman kung gaano. Hindi lang gano'ng kadami, alis talaga. Ayan o, kahit libuhan guys yung i-order nyo rito, talagang pasok, napasok yung mga order nyo. Kasi sa dami ng mga ornamental piece nila dito guys, lalo na sa mga danyo, kaya nila i-provide yan guys, ayan. So sa mga nagpa-plano, gusto bumisita rito at umorder, again, nandito dito tayo kay Jaja Ornamental Fish Farm sa may Bukal Uno, Pila, Laguna. So ilalagay na lang natin dyan yung contact number nila. Kaya bali kayo, continuous salang lang sa breeding. Salang lang ng salang. O kasi napansin ko dito guys, kung sa danyo lang yung pag-uusapan, grabe, sobrang dami na ito. Yun, oh. Pag yung mga ganito kuya, paano ang ano nito? Kumbaga yung linisan nito ng yung parang deep cleaning nyo dito. Pag harvest, saka na siya linisan. Saka na siya linisan. Kumbaga pag baklas lahat ng isda, palit na lang ng tubig. Hindi, pinapower spray namin. Gilid-gilid na yun, napansin yung mga naglulumot-lumot. So after nila harvestin yung mga isda na andito, saan nila i-deep clean yan, yung mga walling, yung mga flooring. Ayan. Tapos maglalagay uli sila ng panibagong tubig. Ang kagandahan na ginagamit na tubig nila dito is deep well. Kaya safe pa rin sa isda. Ayan o. Ang dami guys. Ayan o. Parang pwede na kayo ditong mag-ano eh. Mag-aaral mag-swimming. Ayan o. Gusto mag-aaral ng swimming. Ayan o. Pwede na. Lawak eh. Ang haba. Bali yung mahabang concrete pan nila dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. So, bali 12. Itong nandito, 6 na mahabang concrete pan. Ito rin, ganun din. Ayan. Tapos meron pa sila dito mga more. Ang dami, nila dito guys. Ayan o. Pag yung mga ganitong size ng danyo, kuya, anong pinapakain natin dyan? Primas 2. Primas, okay. Tapos kapag yung mga bagong pisa pa lang, mga booster. Ano? Booster. Booster 2, booster 1. So kapag once na napaanak nyo yun, kapag nagbreed kayo, hindi agad direct sa concrete. Doon muna sa unang pinunta natin, ano? Okay, doon muna medyo pinapalaki ng ilang weeks bago nila i-transfer dito sa mga concrete pan. Kasi mas mabilis lumaki yung mga isda na naandito kapag ganito haba yung nilalang yun. Ayun, ayun, tignan nyo guys. Tapin natin guys, eh. Tingnan nyo. Ayun. Tingnan nyo guys, kung kaano kadami yan guys, oh. Oh. Panalo guys. Mahuwili kayo at mananawa kayo sa mga isda na nandito. Kaya sa mga pet shop owner dyan, sa mga gusto mag-wholesale, so bisitahin nyo na to. Highly recommended tong farm na to guys. Dito yan sa may Pila, Laguna na kung saan. Mga pangailangan nyo sa pag-pet shop, lahat ng mga ornamental fish kalimitan na nandito na guys. So guys, dito meron tayong naispatan ng mga kuha ko swordtail. Ayan guys, so papakainin ngayon ni KJR. Ayan, so kung mapapansin nyo, naka-concrete pan na siya, pero meron pa siyang cage dito sa loob ng concrete pan. So baka sa mga magtataka at magtatanong, bakit meron pa rin siyang parang doble na cage dito. So ito po ay mga breeder size na mga kuha ko swordtail. So kaya sila naglalagay ng ganitong cage, no, sa loob. Dahil iniiwasan nila na, kasi mga fry eater po sila eh. Ibig sabihin, kapag naglabas ng mga fry yan, kalimitan nakakain. Kaya ang ginagawa nila, hinaharangan nila na kung saan, yung mga male and female lang yung naandito sa loob. And para yung mga fry is nakalabas dito, nakagala-gala. Para hindi nakakain. Kasi pagka hinayaan nyo lang sila na mag-breed dyan sa isang ganitong kahit malaking concrete pan, panigurado ubos kasi talagang kakainin ng mga ano
ng mga breeder dahil minsan since albino sila, kalimitan na pagkakamala nila na yung mga anak nilang maliliit is mga pagkain. Kaya mas maganda kung mag-breed kayo talaga, merong mga ganitong cage para at least nakakalabas yung mga prey ninyo. So guys, dito meron tayo na isipata naman na mga Black Moscow na guppy. Ayan o. Ayan, meron na rin mga pang-out sila nyan. Andi dito yung mga iba. So yung mga maliliit, pinapalaki pa. Tapos ayan. Ito pa lang kuya yung mga variety nyo, no? Oo, oh, yan pala. So ito pa lang, nag-start pa lang din kasi sila sa pag-guppy. Ayan. So in the long run, no, sooner or later, makapag-breed sila ng marami. Makapag-produce ng mga ganyang guppy, pwede na kayo order sa kanila. So guys, ito, bisitahin natin yung angelfish nila dito. No, kung saan, ayan o. Ito yung mga breeder size nila ng mga angelfish, ayan, mga marble. Ayan, sa mga magtatanong ulit kung bakit mayroon silang mga tiles na nakatayo na nandyan, so per pair, so dyan nila nilalagay or dinidikit yung mga itlog nila kapag mag-breed, so dyan nila dinidikit. So after nun kuya Jay, kapag nag-breed na tong mga angelfish na to, so paano ginagawa nyo dun sa ano, sa itlog? Kinuha namin ng itlog, tapos ilalagay namin sa ganitong aquarium or may panita. Okay, ito yung mga preparing tank nila na ginagawa. Ito. So, kung mapapansin nyo, meron tong methylene blue. So, kapag once na may nag-breed na dito sa mga pair nila ng angelfish, kukunin nila yung tiles na yon at yung mga egg, ilalagay nila dito. Ito yung mga egg. Ay, ito, nandito. So, hindi nila natin may spot kasi medyo madilim at maliliit pa. Pero isang napansin ko dito, guys, yung mga tank ng angelfish nila dito, walang oxygen. Ayan, oh. Walang aeration. Ayan, oh. Ayan, wala, halos lahat pati yun sa baba. Wala yung makikita dito na aerator, ayan o. So as in plain lang, okay lang yun kuya kapag kahit wala silang okay lang. Ano dyan, oxygen dyan. Walang problema sa kanilang wala oxygen. Survive sila dyan sa tubig nyo. Survive basta, talaga sila? Kung magpapalit ng tubig, kailangan lumang tubig. Tapos titira lang siguro ng mga 2 inch na tubig. So mga 10% na tira. So ang sabi ni kay Jer sa ating kanina, about dun sa pag-water change nila ng mga tank nila. So, ang tank na to is 5 gallons. 5 gallons. Tapos, babawasan nila ng tubig na hanggang dito and papalitan nila ng tubig na stock din, na old. Pero kahit gamit nila dito is deep well, no kuya? Hindi direct na nilalagay. Bakit hindi direct na ilalagay? Masyashock sila sa bagong tubig. May stress, ano? May stress. So, ang ginagawa nila guys, ano tayo dito? Ginagawa nila guys, nag-i-stock sila dito ng tubig dito sa pond na to. Ayan, at yun yung ginagamit silang tubig pamalit dun sa mga pair ng mga angelfish na nandito. Kasi nga, iniwasan nila na may stress at ma-water shock yung mga breeder nila. Kaya ito yung ginagamit nila pamalit kahit na deep well yung ginagamit nilang tubig.
Kaya ano, isang vlog na naman yung natapos ngayong araw. So ayun nga guys, sa mga gustong bumisita at nagpaplanong pumunta rito, so located lang po ito sa may Bukal 1, dito yan sa may Pila, Laguna. So I guarantee guys na pag pumunta kayo dito, talagang ang gaganda ng isda, nagkalat at talagang sobrang dami guys. Ganun din yung presyo, pasok din sa budget natin at maganda yung farm. So pasok din to sa mga gusto mag-reseller, mga wholesaler, no, tumatanggap din sila niyan sa mga online transaction. So ilalagay lang natin dito yung contact number nila. So again guys, bumisita kayo dito guys. At yun nga, kung bago ka pa lang sa channel natin at mahilig ka sa mga fish content, sa lahat ng mga pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating upload. So again guys, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta, sa walang sawang nanonood ng ating vlogs, at sana napapasaya natin kayo. At yun nga, Happy New Year sa inyo lahat. Maraming pa tayong farm na bibisitahin, kaya stay tuned lang dito sa ating channel. So antabay lang kayo. Maraming salamat at the next vlog. Peace you, let's go!